10 dahilan ng lagnat 0 to 5 years old. Pag-usapan natin yan sa video na to. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedyo tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedyo Mom. Yung pag-uusapan natin mga dahilan is yung mga naririnig nyo sa mga matatanda or kung ano yung practice po ninyo sa bahay. Bibigyan natin basis or scientific explanation kung totoo ba na yung lagnat na ito ay dahil dun sa naiisip nyong reason. So first dahilan is yung pilay. Ano nga ba ang pilay? Sa English, ang pilay ay fracture. So kapag nagkaroon ng lagnat si baby, yun lang yung symptoms niya, wala siyang ibang symptoms. Ang karinawang ginagawa nila is pinapahilot nila. Ang mga hilot, sasabihin nila may pilay without having x-ray. Pero, story time, meron po akong story na nabili talaga ako sa isang mga hilot. Dahil nag-insist po siya na ma-x-ray si baby. Ang nangyari kasi itong bata is nagkaroon ng accident, nahulog siya sa bike. Ang nangyari, pumunta sila sa mga hilot. So, upon assessment ng mga hilot, nakapa niya na may bali nga. So, hindi niya pinakilaman, hindi niya ginalaw, walang masahe na ginawa. Ang sabi is, pumunta kayo ng ER, magpa-x-ray dahil may bali si baby. At, to my amazement, talagang meron siyang fracture. So, buti wala siyang ginawa, hindi niya ginalaw. Dahil sa mga iba kong pasyente, ginagawa ng mga hilot daw is minamasahe. Kaya pag dating nila sa ER, lalong lumalala yung fracture. Imbis na sa semento na lang, may kailangan pang opera na gagawin. So, huwag na tayong lumayo. So, totoo ba na nakakalagnat ang pilay? Kung ang pilay na sinasabi nyo is fracture, pero yung pilay na pilay lang na word, tapos wala namang talagang bale, hindi naman nagkaroon ng trauma, hindi naman nahulog sa bike or sa bed, bila na lang talagang nilagnat. Palagi ko, iba po yung sinasabi niyong pilay. Kung naipitan ng ugat, so pilay ba yon? Hindi, dahil may ibang term po doon. It's either strain po yan or sprain pag naipitan siya ng ugat. Dahil yung ugat na sinasabi niyo, it's either ligament yan or tendon. Yun namang sprain sa muscles naman po yon. Pwede po yon kapag talagang malikot si baby, o kaya pwede rin trauma, naglikot siya tapos nadulas, posible talaga nalalagnatin siya dahil nagkaroon ng pamamaga dun sa area na na-trauma siya. Ano tong pilay na sinasabi ng mga matatanda? Baka naman ito yung pilay na may kasamang ubo or sipon. Kapag ganun, ang pilay na sinasabi ng matatanda ay trangkaso. So yes, pwede talagang lagnatin kapag yung pilay na sinasabi ng mga matatanda, ang ibig sabihin pala nila ay yung trangkaso. Lalagnatin talaga si baby. So pag ganito, huwag po kayong magatubiling magpa-check up. Dahil hindi po natin agad masisigurado kung talagang trangkaso lamang ito or baka naman pulmonya na yan. So again, naniniwala po ako na sa pilay, pwede talagang lagnatin si baby. Kaso yung pilay na sinasabi ko is fracture. Kapag naman naipitan ng ugat or yung pinched nerve, pwede pa rin, pero hindi yon yung naipitan ng ugat na sprain tsaka strain. Iba po kasi yon. Ang naipit doon or nagkaroon ng inflammation or injury, yung tendon, ligaments, and muscle. Pag naman yung pilay na sinasabi ng mga matatanda, probably yun po ay trangkaso. So, pwede po talagang lagnatin sa trangkaso, pero hindi po yun, hindi po pilay yon. Ang trangkaso, ang English po nun ay flu. Number 2 na dahilan is yung pagngingipin. I always mention this kasi ina-associate ng mga matatanda yung pagngingipin sa fever. So, actually, pag nagngipin si baby, yung mga karamihang babies na nakikita ko, including my children, hindi po sila naglagnat. Pero may mga ibang babies na kung wala namang ibang problem, walang ibang symptoms, normal lang laboratory, hindi ko makitaan ng ibang dahilan kung bakit siya naglalagnat. And then after 1 to 2 weeks, nag-erupt yung tooth, probably yung nilagnat niya, yung pagngipin. So a lot of studies have mentioned na pwede namang ma-associate ang pagngipin sa fever. But we have to rule out infection. Number 3 na dahilan is napagod. So, pwede bang napagod si baby tapos nilagnat siya? Again, sa mga lagnat na ganito kapag bata, hindi dapat tayo makalmante na dahil napagod lang si baby.
kailangan pa rin magpatingin. Pero itong video na to, guide lamang po sa inyo na merong nangyayari ganito na pwede. Para lang maging less worry si mommy, pero wag po niyong aalisin sa inyo yung health-seeking behavior ninyo na kailangan pa rin magpatingin sa doktor. So meron kasi ako mga patients na after nilang maglaro sa playground or after nilang mag long drive o kaya bumiyahe from outside the country, kinabukasan or pag-uwi, nilagnat. So walang ibang symptoms. After laboratory, normal lang CBC, normal lahat, pati examination, walang kulane, walang, hindi pula ang lalamunan, okay naman ang likod, naipit na ugat. Probably, napagod lang talaga si baby. Pwede pong lagnatin si baby sa pagod para tayo mga matatanda. Pero mas strong kasi yung ating stamina kaya sa kanila. Kaya sa pag sobrang napagod si baby, sobra sa biyahe, sobra sa swimming, yun, pwede siyang lagnatin. Pero, inuulit ko ha, kailangan pa rin magkonsulta kasi rare lang po nangyayari yun. Number 4 na dahilan is usog. Yan. Kapag napapansin si baby na mga bagong kakilala, o kaya lagi siyang pinipraise, and then pagmamayang gabi, nausog na pala siya, nilagnat, nagsuka. Itong usog na to, hindi lang lagnat eh. Kadalasan suka, no? O kaya nagberat, nag-iyak-iyak siya, and then may kasamang lagnat. Ang sisihin yung nag-usog sa kanya. Kung naniniwala kayo sa manifestation or law of attraction, or meron kayong kaalaman sa law of thermodynamics, maaari kayong maniwala sa usog. So, ang usog or evil eye, ito yung galing sa tao na may tanyag na energy para makapang-usog. So, ako ba naniniwala? Wala namang masama kung maniwala ako. Medically speaking, wala talagang usog. Pero, yun nga, kung meron kayong kaalaman about sa law of thermodynamics, law of attraction, manifesting, yung mga yung mga nag-yoga, di ba? So, probably totoo ang usog. So, ano po kaya yung masasabi nyo about sa usog? Please, share naman kayo na kaalaman nyo sa usog sa comment section para matuto din ako at matuto din po yung mga ibang viewers at yung mga nagbabasa din ng comment box section. So, totoo ba na pwedeng nakakalagnat ang usog? Medically speaking, wala po yan sa libro, pero in other aspects of science such as physics and psychology, probably yes. 5th na dahilan ng usog is yung singaw. Karamihan sa mga mababa yung resistensya, kapag nilagnat na si baby, sabay na merong singaw sila sa bibig. Ito po yung sinyales na meron siyang viral infection. Kadalasan, ang singaw viral infection po yan. So, pwede po kayong magpahid ng oral gel or pwedeng malamig na tubig or yelo. Ang singaw is sinyalis lamang na meron siyang viral infection, pero hindi ito yung dahilan kung bakit siya merong lagnat. Kasama po siya ng lagnat. Number 6 na dahilan kung bakit may lagnat si baby is urinary tract infection. May infection po siya sa ihi. Kadalasan ito sa 0 to 5, pero iba-iba yung dahilan. Para sa mga infant, ang dahilan nito pwede sa diaper, pero kapag hindi lang nagpapalit, or kapag hindi masyadong absorbent yung diaper, dahil yung wiwi, natitira yan sa genitals niya, tapos umaakyat po yung wiwi. Yung wiwi kasi may bacteria yon. Pag naman, toddler, dahil ang toddler meron ng toilet training, toilet train na siya. So, ang tendency, ayaw niyang umihi dahil wala na siyang diaper, tinatamad siyang umihi pumunta ng toilet. So, pinipigilan nila. Ang pagpigil sa ihi can cause urinary tract infection. Sa mga ibang babies na may UTI, ang kadalasang symptoms ito ay lagnat lang. Tapos, yung mga ibang babies na may ibang symptoms, pwedeng merong abdominal pain and merong vomiting. Sa mga infant naman, the first time maglagnat, most of the time, ang cause niyan is UTI. 7th reason ng fever, pwede ang tonsillitis, no? So, kung merong fever, tapos sasamahan mo ng question na kung meron siyang sore throat, madalas sasabihin nila sore throat. Kasi yung mga ibang mommies, malaman lang nila na may sakit si baby kapag mainit siya. Pero hindi natin natatanong kung masakit yung lalamunan or merong sore throat. Bihira lang sa mga matatandang baby, mga 4 to 5 years old, sasabihin nila na masakit yung lalamunan. Pero ito mga 3 years old, possible na pwede nang magkaroon ng tonsillitis. Kaya kapag pinatingin natin si baby, may fever siya, walang ibang dahilan, wala namang ubo, sipon, hindi siya nagtatae,
sisilipin niya ng doktor, tapos mabibigla, maga pala yung tonsils. So, number 8, tigsa. Makikita nyo, kuwari sa mga infant, nilalagnat. Pero dahil syempre, walang skill si mami na mag-examine thoroughly sa kanyang anak, hindi niya makikita na meron palang tigsa. Kadalasan sa puwet yan. So, dapat kapag nagpapatingin, ang doktor po ninyo ang mag-check to examine whole entire body para matignan kung wala namang ibang reason for fever. And then, kadalasan mo makikita mo, meron pala siyang pigsa. Tapos, ang dahilan nun, meron palang insect bite. Kadalasan insect bite yan na hindi nakita. Kaya ang advice ko sa mga mamis, kapag meron insect bite ang baby, agad nilalagyan niya ng suting gel, pwedeng calamine, para mawala agad at hindi niya katihin. Kapag kinati kasi ni baby yun at madumi ang kanyang nails, doon na nagkakaroon ng infection at pwedeng magkaroon ng pigsa si baby. Dahilan na lalagnatin siya. Number 9 na reason kung bakit nilalagnan si baby. Dehydrated. No? Yung mga ibang mommies na hindi pala alam nagtatay na pala si baby, basa yung dumi, tapos nagsusuka pero akala okay lang, and then nilagnat. So ang reason ng paglilagnat niya, pwede dehydrated na siya. Nakakalagnat ang dehydration. Tapos, pwede naman ibaliktad, nakaka-dehydrate ang lagnat. Okay? Last, number 10, respiratory tract infection. Ito ang common sa OPD or ito ang common sa clinic. Nilalagnat dahil merong respiratory tract infection, pwedeng upper respiratory tract infection, sa ilong hanggang sa bronchioles or dun sa daanan ng hangin hanggang sa baba na pulmonya. Okay? So, yun lamang at hindi na ako masyado magbibigay ng detalye dito sa respiratory tract infection dahil meron naman talagang basis yan at marami po akong video about dito sa ubo, sipon, which causes fever. So, yun lamang. Sana nakatulong po sa inyo to. Please don't forget to like the video, share, and again, mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!